Good day guys, it's a rainy day ngayon dito sa atin, sa amin sa summer. So ngayon itong gagawin nating video is magkakaroon tayo ng installation video ng ating bagong dating na from Magurui, ang ating stainless striker guide natin, stainless from Magurui, China. So titingnan natin kung ano yung fit niya. At syempre, meron din tayong kararating lang na ating universal optic mounting plate din. Ha? So tara, samahan nyo ako para install ito. Guys, nandito na tayo sa ating second part. So, install na natin, no? So, first na natin gagawin is, syempre, yung ating safety. So, yung firearm natin, yung ating Taurus PT, kaya nito, may magazine, tanggalin natin yung magazine. Ilayo natin. Pinakamalayong, huwag natin maabot din. Tignan natin kung merong load yung ating chamber. So, tignan nyo guys, the chamber is empty. So, balik natin yung slide. So, nung last time, ito yung in-install natin. Yung ating fiber optic side, no? So, mag-ruwi rin yan. Then, meron tayo from Pack Tactical, yung ating stainless guide rod with 13-pound spring na talaga effective, no? Lalo sa mga competition. So, na-clear na natin yung ating gun. So, i-slide lang na, yan, slide back lang natin ng konti yung ating slide. Tapos, natin yung ating whiskey ng ating slide. Malapit yung striker. So, alis na siya. So, ito yung ating receiver. Alin lang natin siya, guide. So, ito, hindi na siya katulad nung dating guide rod natin na madali lang siyang ikabit at tanggalin. Madaling tanggalin, pero napaka-komplikado nito mamaya. Ipapakita rin natin kung paano siya ikabit. So, tanggalin natin yung ating stainless guide rod. So, tanggal na siya, guys. And then, huwag nyo nga kalimutan yung maliit na adapter dito sa butas. Spacer adapter sa butas. Then, tanggalin natin yung ating barrel. Yung ating barrel. So, ito na yung ating slide. So, ang papalitan natin ngayon, nakikita nyo guys yung yellow. Yung ating casing, pinaka-casing ng ating striker. No? So, tatanggalin natin yan. Sabi, pang admin agent, paano ba tanggalin yan? Napakasimple lang. So, meron tayong maliit na screw. Kita natin guys, maliit na screw. So, ang gagawin natin, nakikita nyo tong ito, yung pinaka-dulong part ng yellow, ahatakin lang natin pababa yan. Hatak natin pababa. No? Hatak natin pababa, di ba? Hatak natin pababa. So, we have to push down this. Okay? Yan, yan. Yung pinakababa ng stainless. Huwagan natin yung yellow mismo, ha. Then, huwag natin yun. Yeah. Yan. Yung pinakatakit. We slide down lang natin yung takit, guys. So, you must slide down the cup. Then, makukuha na natin yung ating striker assembly. So, yung papalitan natin ito. So, we have to replace this kasi plastic siya. With this one, okay? With this one from Magurui, China, yung ating stainless striker guide housing. Pagkari natin, guys. Ngayon, Admin AJ, paano ba siya tanggalin? Ito, paano i-disassemble to? So, guys, ingat tayo kasi may maliliit na parts ito. We have, yan. Itong maliliit na parts na yung itim na yan. Itong itim na yan. Kung oras na nagkamali tayo ng hatak nito, so, pag hinatak mo ito, matatanggal yan, eh. So, yung mga mekaniko ng motor dito, para tayo nagtatanggal ng valve. No? Ng valve pin. Okay, so, ganun din yun, yung principles niya. So, tignan natin, ha, guys, ha. So, maganda tayo ng
ng basahan, baka mamaya biglang mahulog, nako. O-order tayo kay Trust Trade ng isang assembly nito pag nawala yung isa. So, yan, nahatake lang natin ng bahagya to, guys, yung spring. Yung spring, eh. Nahatake lang bahagya yung spring. So, matatanggal na yung dalawang cover. Yun, tanggal na siya. So, natanggal na siya. Ito yun siya. Dalawa, ingatan natin to, guys. So, yan, eh. Then, yung spring. And then, pag ginatak natin siya, meron pang isang spring. Yung maliit. Huwag din natin iwawala yan. So, may function siya. So, napakasimple lang, guys. Kunin natin yung bago. Ito, bali, ito yung i-replace natin. So, tingnan natin, ha. Saan natin, taran. Alam nyo, guys, ito kasi, itong yung mga ganitong gawain is a very simple God's meeting to. So, pwede natin gawin sa ating bahay kasi pag mga complicated sila, like, meron na tayong ikakat sa slide, meron tayong hindi na natin pwedeng gawin yun. So, dapat God's meeting yan. Ito, ginagawa lang natin itong tutorial na to kasi para alam din natin kung paano i-disassemble o magpa-replace ng mga parts ng ating barrel. So, ito, very basic to. So, pwede natin gawin sa bahay. Na meron lang tayo mga appropriate tool na kailangan para isagawa yung ganitong procedure. No? Parang doktor lang. Ano? So, ito yung i-replace natin. So, tingnan natin, talagang magkasing lang yung magkasalaki siya. So, ito napapansin nyo, guys, di ba plastic siya? Polymer o so whatever na made siya. So, malambot. Ito is stainless steel. So, titingnan natin kung anong fit niya. Ito lang, napakasimple. Ito yung ating striker. So, napapansin nyo kanina, di ba, yung isang mas maliit na spring, ipapasok natin siya. Pasok mo siya ron. Ngayon, isusunod natin ipapasok. Ito namang guide. Ayan, kita nyo, boys, ha? Ayan yung laro niya, ha? Kita nyo yung spring, naglalaro, di ba? Tama. And then, tignan natin yung spring. Yung mismong striker. So, admin AJ, paano ibabalik? Simple lang ulit. So, ganito yan. Okay. Push down natin. Ito, medyo mahirap to, guys, talagang kailangan na to ng technique. So, okay. Dapat talaga may stopper. So, guys, dapat talaga may stopper. Kailangan, pwede natin yung stopper. Ayan, pwedeng stopper. Kasi guys, ito kasi yan eh. Pag pinush mo itong malaking spring, bababa rin ito. So dapat siya ganyan. Okay? Sobrang tigas kasi ngayon, guys, ng spring. So yan, hawak ko siya ngayon. Tawa ko siya. So, ito downward siya. Pwede. Para makita niyo yung mas malinaw na pagbabalik. Ito, nakikita niyo yung dalawang block na to. Ito yung up. So, dapat ganyan ang orientation niyo. Guys, ito. Diba, nakikita niyo yung ulo. Ayan. Dapat makatutok yan. So, adapt ang orientation niya is... Orientation niya... So, ganyan. Ayan, ganyan ang orientation niyo, guys, at minus camera. So, wala pang spring yan para alam nyo lang paano yung fit. Kasi matigas na eh, pagwaras na may spring na. So, ulit. Pasok natin ulit itong spring. Okay. Mas strong spring. Then, moment of truth. Matigas talaga maturo siya. Ewan ko lang kung yung ibang mga kasamahan natin, kung ibang technique sila. Pero, tingnan natin. Gagana yung technique ni admin. Kasi ako talaga, usually, nawakan ko eh. Hindi mo naman kasi pwedeng iipit sa gato to eh. Kasi spring nga siya, baka masigla. Oo, oh, yan. Okay. Isa na ipasok ko. Isa na lang. Yan. Yun. Yun, hey,
So, ito na siya. So, fully assembled na siya. Yung ating striker assembly with stainless ano na siya, guide. So, kanina, yung original natin guide is a plastic. So, ngayon, ito stainless steel. So, titingnan natin kung fit na siya sa G3. Kanina naman ibalik. So, at main AJ, paano po ibabalik? Okay. So, na yung ating slide. So, kapasok lang natin siya. Ganun ulit. Wow, parang ang ganda ah. Parang ngayon pa lang, matutuwa na ako. Yan, papasok natin guys. Eh, no? So, paano siya bababaron? Gagamit na naman tayo ng isang tool. So, yan na yung ating ano, cup. Kasi ito polymer. Eh. Alam ko may nabibili ito. Anyway, pag may meron ng available for G3, hahanap tayo ng aluminum. Pero, much better kasi yung polymer. Kasi may mga issues, may mga nakikita ako online na nababasag, natatanggal. Kasi casted siya. So, ito na guys, ito lang, simple. Ha? Baba nyo to. Ito, tingnan, kita nyo ha. Baba nyo to, tapos sungkitin nyo ulit ito. Itong down part na yan. Okay? Baba. So, ito na ang ating newly installed stainless steel striker guide. So, tingnan natin yung function niya. Ang ganda guys, oh. Tingnan niyo naman, ha. Ah, ang ganda. Kasi no, nakaraan plastic niya. Stainless na siya. So, upgraded na tayo. Tingnan ulit natin. So, babalik natin siya ulit. So, gusto na natin ibabalik sa ating barrel. Is yung ating barrel. So, make sure na lubricate siya. Ito, actually, kalilinis ko lang kahapon. Hindi ko namin na i-lubricate ulit. Baka mag-over-lubricate tayo. Kasi pumutok kami kahapon. So, may shoutouts natin yung mga kasama natin. So, balik natin yung ating stainless steel guide rod with 13-pound spring, competition spring from Pata. So, ito yan guys. Napapansin nyo may butas, di ba? Okay. Ganyan natin ulit. Tutulak natin siya. So, ito po, huwag nga lang gamit ko. Ay, lumipad na. Huwag nga gagawin yun. Dapat consistent. So, ayan, matigas na bagay. Ibaba nyo yung spring, hanapin nyo butas. Okay? Pasok nyo yung screw. Meron kayo maligtas screw. Ayan. Tignan nyo guys, di ba? So, intact na yung spring. Hindi nyo na mahirapan sa amin. Then, ulit. Papasok natin ulit doon. Ayan, ayan. Papasok natin. Yun. Pasok siya. Bakit? Yun. Pinpaste na siya guys ha. And then, papalit natin yung ating light sa ating receiver. Wow! Tingnan natin kung may difference sa ano niya. Wow! Oh, may restrike capability. Kasi yung mga iba, may nabasa ako sa ibang reviews. Merong guide yung ating striker na nawawala daw yung striker. So ito, wow, parang mas smooth yung kalabit niya. Alam niyo guys, yung tulong kasi ng stainless na yon, patigas yung ano niya, patigas yung umahawak sa striker. So walang sayaw. So ito kasi may tendency siyang lumalaw. So yon, ang talagang kagandahan niya, yung pinaka maganda at pinalitan natin siya. Smooth eh. Ayan, tingnan nyo naman. Diba? Set. Okay, ayan. So, ito na. Newly installed na yung ating stainless steel striker guide. So, maraming maraming salamat. Siyempre, shoutout Magrui China. Thank you very much for sending me this item with the universal mounting plate for Taurus G3. So ito binili ko, and then yung stainless steel striker guide binigay nila as a gift sa atin dito sa Taurus G3 Lovers Philippines. Syempre, shoutout natin Pack Tactical with Paul Conejos, ang ating friend at bossing reloader guns Taru. Syempre, ang ating kaibigan si Sir Lampa, ang Shootech Philippines, tulungan natin siya sa kanyang fundraising. Syempre,
mo, turistang Lescu. Mabuhay ka, idol. Marami-marami salamat sa iyong pag-shoutout. Kuya Jan, Kuya Gans Pinoy, baka naman, no? Ma-shoutout na tayo sa susunod mong video. Siyempre, ang Team Cat Balagan Practical Shooters Incorporated at ang ating Matuginaw Shooters. Siyempre, yung ating BPSSI Shooters ng Kalbayog, ang ating Mountain Top Shooting Range. At maraming salamat, siyempre, ang ating Team Lomia. Special mention natin si JR Badulid TV with Kuya Abed Sultan ng Gandara Samar, Kuya Mano Totoy Salomon ng Barangay Kasabahan. Maraming salamat. Siyempre, shoutout doon sa mga nakasama natin nung last shoot natin, yung Team Lomi natin. Maraming salamat. At siyempre, meron pa tayong isa shoutout, yung ating kaibigan. Ano ba ito? Nakalimutan ko. Ulyanin talaga admin AJ. Oy, maraming salamat pala siyempre sa mga nag-like and subscribe sa ating channel. So, lalo na yung unang mga nagko-comment. Nakalimutan ko yung mga names nila. Maraming salamat sa'yo. Standby lang kayo. Lagi kayong mag-tune in sa ating channel. This is Taurus G3 Lovers Philippines. Ito, exclusive for Taurus lang talaga. Napakasaya natin dito sa ating grupo. Lalong-lalo na yung nag-anniversary yung ating Taurus G3 Lovers Philippines group sa ating Facebook. Yung ating first year anniversary, December 25 po yan. Siyempre, ang ating Pistol and Revolvers Owners Philippines. Siyempre, Ryle Carlos of IWI Philippines. Maraming salamat. Mabuhay ang Gun Community. Ingat po kayo. Have a prosperous New Year and a Merry Christmas po sa inyo lahat. Admin AJ signing off.